Hello! Good afternoon po sa inyong lahat. Welcome once again in 2003. Welcome in my vlog Rufa's Kitchen. At sa tanghaling ito, gagawa ko ng dessert na kakaiba sa inyo. Siguro, lagi nating naririnig yung leche plan. No, gagawa ako ng kakaibang version ng leche plan. Nilalagyan ko lang siya ng kunting twist. So, usually kasi pag leche plan is just egg talaga at saka gatas. Pero sa vlog ko na ito, lalagyan ko siya ng 3-in-1 coffee. 3-in-1 coffee. So, leche plan with coffee. Coffee leche plan. So, eto na, papakilala ko na sa inyo ang aking mga ingredients dito na ating gagawin. Siyempre, mayroon tayong beke naman, no? Yung all-purpose cream, mayroon tayong dalawang gelatine na unflavored. Mayroon tayong isang sachet na 3-in-1 coffee. Mayroon tayong sugar. Don't worry kasi sa dulo ng aking video, ilalagay ko ang lahat ng description na ito. So, mayroon tayong, yan, ano ba to? Condensed milk na 1/2 cup. So, ito yung ating evaporated milk, pwedeng whole milk. So, mayroon tayong dalawang itlog. Nabiyak lang yung itlog na isa kasi nabagsak ko. So, nakakalimutan ko na mayroon pala tayong vanilla. Wait, nasaan na ba yung vanilla ko? So, nakalimutan ko yung vanilla. So, gagawa na tayo ngayon ng ating itong vanilla. Mamaya, baka sabihin ninyo naman na kulang yung aking ito, talagang tansyado ko na yung 1 teaspoon na vanilla. Huwag masyado. Kung maraming vanilla, hindi maganda. So, ngayon, dito na tayo. Dadalhin ko kayo dito sa aking kitchen. No? So, dito, mayroon akong dalawang lanyera. No? Dalawang lanyera. Sa reciping ito, siguro sakto sa dalawa. So, mayroon na po akong ginawa kanina. Oh. Mayroon na po akong ginawa kanina. Caramelize sugar. So, dito sa lanyerang ito, huwag lang masyadong malakas ang ilaw para hindi masusunog yung inyong So, dito sa ano na to, sa lanyerang ito, lalagay tayo ng 2 teaspoon na sugar. Eksakto lang po ito. So, dalawa ang gagawin ko. 1, 2. So, patong ko muna dito kasi may mga langgam. So, ingatan ninyo na huwag masunog, no? Kasi, kung masusunog yan, talagang hindi na maganda ang kinalalabasan. No? Magiging pait na. So, yan. So, gagawin ko rin dito sa kabila. At magpapainit din ako ng tubig. Magtataka kayo bakit mayroon akong takuri. Kasi, ayoko nang magamit ng... Meron akong pagkagagamitan dyan mamaya. So, eto na yung ating... So, hayaan natin siyang matunaw. Kasi, huwag lang masyadong malakas yung inyong apoy, no? Hanggat sa mag-caramelize lang yung sugar, antay natin, no? Yan. Siguro naman nakikita ninyo yan. Oo. So, pwede kayong gumamit ng hindi talaga yung white na sugar kasi mahal, no? Pwede tayong gumamit ng wash sugar, yung kasunod nung white kasi medyo mas mura yata 'yon. Di ba lang hindi ko ninyo ako makikita ha dahil
ang gusto ko, ang niluluto ko, ang makikita ninyo. So, ayan. Huwag lang masyadong malakas ang ating apoy. Kasi kapag malakas naman yung ating apoy, baka nga masunog. Medium low heat lang po talaga. No? Kasi matutunaw at matutunaw naman talaga sila. Mamaya, matutunaw at matutunaw talaga yan. Sa ayaw nila sa gusto, pagka talagang tunaw na sila, tunaw na talaga yan. Kaya lang, dahan-dahanin natin ang apoy kasi baka masunog, sayang. Huwag din gawing hilaw yung ating caramelized sugar kasi baka naman mapapanis din ang ating leche plant. Hindi magtatagal ng ang leche plant kasi nagtatagal ng 3 days. Pag ilalagay mo sila sa ref, oo, magtatagal po yun ng 3 days. So, hanggang sa maging amber lang ang kulay, huwag masyadong sunog kasi, gaya ng sinasabi ko, magiging mapait ang inyong caramelize. So, hindi na magiging masarap ang inyong ginawang, anong tawag nito? Leche plant. So, alalay lang po yung hindi talaga masyadong ano, huwag na masyadong palakasan yung apoy. Basta, magiging amber lang, eksakto na siya. So, eto oh. Yan. Kita ba ninyo? Yan. So, maging amber lang, hindi talaga siya sunog. So, lalagay ko muna siya dyan kasi baka yan. Ang gusto ko kasi yan, walang buo para walang lumps. Hindi maganda kasi pag may buo na sugar eh. Kailangan lang na so, yan na ha. Maganda na yan. Ipapantay na natin dito. So, lalagay ko muna dyan kasi mainit siya. So, dito, dadalhin ko kayo uli, no? Itong ating itlog, babatihin ko to ng ganun. So, babatihin ng ganun, no? Yan. Okay, so bating-bating na siya. Tapos, condense at evap, pag dito sa aking kawali na ito, yan, low fire lamang ha, kasi mahirap kapag masyadong malakas ang apoy. So, gagawin natin, lalagay ko na yung aking condensed milk. Hindi ako naglalagay ng sugar. So, yan. Simuti natin kasi sayang yan. Ang mahal ng gatas kasi, no? So, haluin natin hanggang sa mag-mix sila. Sayang, oh. No? So, halo-halo lang. Painitin lang natin. No? Painitin lang natin ng konti. Hindi naman talaga yung sobrang init. So, habang hinahalo-halo ko dyan, yan. Hindi talaga siya masyadong mainit. So, dito ko na rin ilalagay yung aking tinutunaw ko muna yung aking gelatine.
dito sa parting ito, tinutunaw ko muna yung gelatin ko. Kasi, para mamaya, tunaw na siya. Tutunawin ninyo talaga yung gelatin na walang mamumuo. Oo, dito pa lang, ano na siya. Oo, lagyan lang ninyo ng konting tubig yung gelatin ninyo. So, iset aside muna natin ito para lang talaga matutunaw siya. Kailangan talaga matunaw yung gelatin. Pwede ninyong i-microwave yung gelatin. Pero ako kasi, so patayin muna natin ito, no? So, ang gagawin ko dito, lalagyan ko yung gatas. So, maglalagay ako unti-unti yung medyo hindi naman maaano yung itlog. So, nakikita ninyo, pinilalagay ko unti-unti yung itlog. Hindi kumukulo ha, yung ano lang, medyo maligam-gam na maano sa warm-warm ng konti. So, lagyan ko lang siya ng ganun. Yan. Kasi pag mainit naman masyado, baka naman maluto yung ating itlog. So, dahan-dahan lang hanggat sa yan. So, yung ating gelatin, hayaan muna natin siyang matunaw dyan kasi kailangan siyang matunaw. So, yan. Lalagay ko na po yung ating instant coffee. Kasi para mag-dissolve naman. Pwedeng hindi 3-in-1. Pwedeng-pwede na yung 1/4 teaspoon lang na coffee. Huwag naman masyadong matapang. So, yan. Siguro naman ano na to? Iaano ko na dito yung aking itlog, no? Dahan-dahan. Kasi hindi pwedeng pabigla-bigla. Kailangan dahan-dahan lang. Baka maluto, no? Yan. So, yan. Sundan lang ninyo yung step na ginagawa ko. Kailangan lang mahina talaga ang kanyang apoy para hindi talaga siya mamuo-muo. So, lalagay na natin yung ating vanilla extract. Yan. Simutin natin kasi sayang naman. So, susunod na natin yung ating gelatin. So, yung gelatin natin, careful kayo kasi ang bilis mamuo. So, siguro, yan, dahan-dahan natin siyang ibuhos. Hindi talaga yung buhos na buhos, no? Kasi mahirap kung hindi natin ma-maintain yung paghalo. Mamumuo siya. Okay, so yan. So, be careful lang na huwag siyang tigilan paghalo. Kasi kapag tinitigilan niyo yung paghahalo, may tendency na mamumuo siya. So, lalagay na natin pagka alam na natin na medyo kumukulo na. Kunin na ninyo itong ilang grams ba ito? Oo. 110 grams. Mayroon namang mayroon namang maliit, mayroon namang malaki din. So, huwag natin siyang hayaang kumulo. Talagang never yun yung hayaan na kumulo kasi magkakaroon ng lumps. So,
sakto lang na maluto yung itlog para yung salmonella ay yan. So ito, idadagdag ko na rin ito. So papatayin ko na po yung ila, I mean yung kalan, kasi ayoko mangyari na baka maano yung ating mamumuo yung mag. Kasi pag bakit ko pinatay? Kasi ang ano nito, ang tendency nito, pwede naman na yung ating cream all-purpose flour is pwede namang malamig para magtulong siya sa paglamig dyan. So, yan, napaka-smooth na niya. Halong-halo na talaga siya. So, ngayon, dito ko na ilalagay. Ayan. Pwede ko na siyang ibuhos dito. Yan. Diba? So, lagay muna natin siya dyan. Ayan. So, ilagay ko rin siya dyan. Siguro, mga tatlong lanyera talaga na puno. So, pupunuin natin para dapat pala ginawa kong apat, pero okay lang. So, sa isang reciping ito, pwede pa rin yung gawing apat na. Kaso lang, pag apat na, masyado na siyang manipis. So, ang gawin ninyo ngayon, kasi para hindi ano mamuumo, tak-tak nyo. Para mawala yung hanggat mawala yung buo-buo. Para walang butas. Alisin ninyo kung may mamumuumo. Pwede ninyong anuhin. Ang gusto ko kasi walang buo. Yung malinis. So, tak-tak lang ninyo. So, palamigin lang ninyo. So, siguro yan. Tinaktak ko lang po para talaga walang buo. Ayan. So, tatlong ganito yung aking nagawa. So, pwede ninyong gawing apat. So, i-cool down muna natin siya dyan habang mainit pa at i-ref natin siya ng 2 hours. So, pag 2 hours, siguro, tingin ko, okay na siya. So, mayroon na akong ginawa ahead of time kanina, pero ito, ayan. Mayroon na akong ginawa ahead of time kanina, no? So, gagawin natin, try out na natin kung lumambot na siya. Pero kahit nilagyan ko siya ng coffee, ano pa rin siya, no? Nakikita ko pa rin na lapit ko kayo dito, ha? So, nakikita ko pa rin. Tignan natin kung wow, parang ginaganon-ganon ko lang. Kita nyo, lumalabas na yun unti-unti yung caramelize niya. Yan. Para at least diba? Nilulosin ko lang para gawin din ninyo to. Ilulosin lang ninyo para pagtaktak ninyo, madali na lang. Kikita niyo? Yan.
So, itataktak ko na para makikita niyo. Yan, oh. Tignan ninyo maigi, ha? Baka ma-miss out ninyo. Ayan na ang ating coffee leche plant. So, ito try ko na. Okay. Dito mga kabes, ha, i-beverdi ko na siya kung masarap. Tignan ko nga. Mmm. Ay! Parang na-amuse naman ako. Try talaga ninyo. Best, sobrang super, super yummy siya. Tingnan nyo, oh. Coffee, pero lumabas na hindi siya coffee. No? Sobrang lambot niya. Isa pa, ha? Paiinggitin ko kayo. Yung pagdating sa bibig nyo na nagmi-melt siya, hindi siya gaanong matamis. Eksakto lang talaga yung kanyang tamis. Di ka nga, hindi ko pa masyadong malasahan yung tamis. So, uulitin ko. Ay, napakasarap talaga niya. Ang sarap talaga. Promise guys. Kaya, lutuin na ninyo ito mga bes, mga bisye. Lutuin na ninyo. Check na magagandahan at magugustuhan. Magaganda. Magugustuhan ng inyong mga palalabs, mga junakis, at mga loved ones pa ninyo dyan. Mamigay kayo sa mga kapitbahay para kung magpa-order, maganda, may kita ka na, no? Hindi lang yung nakilala ka, bumenta ka pa, no? Ang sarap niya, promise talaga. Kaya, thank you for watching once again in my vlog, Rufus Kitchen. Paki-like, paki-share, paki-subscribe naman, at paki-hit na rin yung notification bell para magkita-kita tayo muli sa aking pagluluto sa susunod kong mga vlog. Kaya thank you for watching once again in my vlog, Rufus Kitchen. Bye bye.